Next, please. Ay, ay, ay. Pinapanood ko to. Ay, si Vivo. Ang cute. Ano ang kwento sa likod ng mga scenes na ito? Yun nga po, before ako pumasok talaga sa PBB, I went through yung traumatic experience sa bullying and yung low self-esteem po talaga kasi nga because I looked different way before. So, yun, parang yung pagsali ko po sa PBB, parang yun din po yung way ko para matulungan yung sarili ko na ma-overcome yung fears ko, ma-overcome yung insecurities ko. And with the support of my parents, parang mas tumatag din po ako. Si Vivoree, bilang talagang akong na mga kapwa Bisaya ba, nakikita ko si Vivoree. Bisaya ka ba, day? Bita ka buhol na siya. Intawo na ija ija ako. Uy, intawo. Pero nakita ko siya, ang journey niya dito is a very strong siya. Kahit na ka ng, kahit na talagang feeling niya yung parang shaky na yung kanyang kuan, pero kinakaya niya hanggat sa talagang napapatunayan niya yung sarili niya, nagtitrending siya hanggang sa talagang, slowly but surely. Oh, yes. Slowly but surely. At saka, naiyak ako. Oh, that's true. Kay, nakikita ko ba si Vivoree dito sa showbiz? Na, lagi ko siya nakakura. Nakikita ko ba na very strong ni Vivoree? No? Kasi iba talaga kapag hindi ka big winner or hindi ka big five pag lumabas ng bahay ni Kuya. Pero siya, nilaban niya ang sarili niya. Pero ang mga fans niya, andyan pa rin hanggang ngayon. Kaya eh, bakit hindi niya ilalaban yung sarili niya? She's beautiful. Yes. She's very talented. She sings. She dances. Kante. but she, kasi nakasama ko siya eh. Sa isang product before. And, nakita ko nga din na nag-bloom siya nowadays sa ASAP. Mas confident na siya ngayon. At ilang taong ka na ba ngayon? 21 po. Oh, kaya na di. At credit mo yun sa'yo. Kaya very proud ako pag nakikita ko si Vivoree. Kaling ni Vivoree. Credit mo yun sa'yo because hindi ka sumuko and your family nandyan talaga. Ay, dapat talagang hindi. Very good. Oo, di ba? Thank you.